Hi, good morning, good afternoon, and good evening. It's me, Mark Ferguson. So for today's video, another makeup video na naman and another makeup look na naman yung gagawin ko. But yung makeup na gagawin ko ngayon is yung makeup na usually ginagawa kapag nag-e-exam ako sa school. Yung simple lang. And i-share ko rin sa inyo yung tips na yung tips bago ako mag-take ng exam, kung paano ako nag-review and kung paano ko sinasagutan yung exam questions ko. So, kaya ako ito gagawin para naman may matutunan kayo sa akin kahit ano lang, 1%, hindi puro makeup. So, ayan. Kung gusto nyong malaman, just keep on watching. So, usually, usually, kapag nag-makeup ako ng pang-school, kineme, naga-foundation ako noon kasi ang dami ko nung blemishes, imperfections. And ngayon, magka-concealer lang ako dahil para hindi mabigat. Ito yung ano, mas pinabonggang makeup pang-exam, ganun. Bawal kasi sa school namin, so wala, matigas ulo ko. Foundation, blush on, kilay, kung ano yung gagawin ko. Pero ngayon, papa-level up ko lang ng very, very light. And hindi ako gagamit ng foundation kasi mainit yung klima ngayon dahil nga magsa-summer na. And online class naman ngayon, so kahit hindi ka na mag-foundation. Concealer. Gagawin, ang explain ko ngayon is, una, ano yung preparation ko bago ko i-take yung exam. Usually kasi, alimbawa, yung exam ko is 7 a.m. Si, yung ano lang, normal na school hours namin. So, 7 a.m. Natutulog na ako ng hapon. Tapos gigising ako ng 12 or 2 a.m., 3 a.m. Tapos magre-review na ako noon. Yun na yung review time ko. 2 a.m., 3 a.m. Tapos dire-diretso na yon hanggang ano? Hanggang exam time na, hanggang ano na, examination period na. Kasi sa school namin, kunyari, ang exam is start ng Thursday, Wednesday, half day, para daw makapag-prepare yung mga students, makapag-prepare sila sa exam. So, half day, uwian namin 12. Ang gagawin ko nun, uuwi ako, kung galing sa PowerPoint, alam niyo yung ano, sa isang bond paper, yung every slide ng PowerPoint, yon piniprint ko yon. Minsan si Hannah gumagawa nun, tapos sinisenda lang sa amin. Ganon. Minsan naman, pag walang PowerPoint, notebook lang, may mga ganun na yung teacher na nagpapasulat talaga and chinecheck yung notebook and kasama yung notebook sa gigradean. After nun, papaprint na namin yon. Yung mga teacher na nabibigay ng PowerPoint, ipiprint na namin. Tapos, ang gagawin ko, matutulog ako. Matutulog ako ng 4 p.m. Gigising ako ng 1 or 2. Kung may ano na ako noon, kung meron, kung yung exam is galing doon sa PowerPoint na pinrin. Ayun, 1 or 2 gigising na ako. Babasahin ko 'yon. Tapos pagdating ng 3 o'clock, matutulog ako. Gigising ako ng 4 o'clock. Afternoon, 4 o'clock, magre-review ako ulit hanggang 5. 5 kakain ako, magbe-breakfast ako. Tapos 6 maliligo na ako. Makakapasok ako ng school ng 6:45. Since 7:30 naman yung start, kasi may rosary pa,
nagre-review rin ako bago mag-exam. Pero kapag yung exam naman namin is galing sa notes, I mean yung mga teacher na nagpapasulat talaga sa notebook, matutulog ako ng 3 p.m. gising ako ng 12 ng madaling araw. Tapos magkakapi ako. After nun, magkakapi ako, then susulat ko na yung mga aralin, susulat ko na. Tapos matutulog ako. Pagtapos kong isulat yun, matutulog ako, gigising ako, ang gagawin ko, babasahin ko lahat ng sinulat ko. Minsan kasi, di ba, yung iba, nasa notebook na, isusulat pa. Gusto kong isinisulat kasi habang sinusulat ko siya, mas naiintindihan ko pa siya. Tapos habang sinusulat ko siya, mas natatandaan ko siya. Ako kasi yung tao na kapag pumikit ako, kunyari, nakakalimutan ko, pipikit ako, tapos hahanapin ko dun sa imagination ko yung part na yon. Yun na nga. So, ang next naman is during the examination, habang nag-e-exam na kami. Diba, sa exam may ano, bawat part, kunyari, test 1, true or false, test 2, identification, test 3, multiple choice, tapos last part lagi, diba, yung essay or drawing or what. Ang ginagawa namin, minsan kasi sinasabi naman ng teacher na, oh, ito test 1, identification, test 2, multiple choice, tapos may true or false, so depende na yon. Kapag ang exam ay may true or false, inaaral na namin maigi yun. As in, inaaral namin. Ako, inaaral ko kasi kapag may true or false, minsan kasi kapag true or false, yung underlined word, mali, so dapat palitan mo siya. Ang worst pa doon is, false nga siya, kunyari, false. Tapos mali naman yung sagot mo doon sa pagpapalit mo dun sa underline word, mali pa rin. Ganun minsan yung ibang teacher. So, dapat make sure na tama yung pinaglalagay mo dun. So, yun. Identification naman, yun din, kailangan inaaral mo, kailangan aral na aral mo. Usually naman kapag exam, dapat inaaral mo naman talaga. Kasi huwag mong iasa sa katabi mo, sa tropa mo, yung sagot. Kasi yung may mga tao kasi nape-pressure kapag may nangongopya sa kanila. Nape-pressure, ganyan. Ako naman yung tipo ng tao na nagpapakopya naman ako pero hindi ako nape-pressure. Wow! Going back, anong tawag dito? So, yun. Multiple choice. Pag multiple choice naman, ang ginagawa ko lang, hindi ako nagmi-mini-mini-mini-mo, hindi ako nagaganon. Inaaral ko din talaga, tsaka kung aning mas malapit, kunya, alimbawa, hindi ko alam, kung aning mas malapit doon sa tanong, yun yung sinasagot ko. Nagwo-work naman siya minsan, minsan hindi rin. Kapag naman identification, mahirap yun, kaya dapat talaga, aralin mo. Kailangan talaga inaaral mo yung exam mo. And bago ka mag-exam, dapat talaga nag-aaral ka. Kasi, minsan yung mga teacher, actually lahat naman, sa exam nagbe-base ng scores, ng grades. Pero, yung iba naman, mas nagbe-base sa performance. So, ayun. Sa ang teacher ka, char. Naman sa mga binanggit ko, may kanya-kanya tayong techniques kung paano natin sasagutan yon. Pero, ang iba talaga, na ano, sa essay, medyo nahihirapan silang sumagot ng essay. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero may mga ganun talaga, nahihirapan sumagot ng essays. Ako, personally, hindi naman talaga ako magaling sumagot ng mga essays. Parang, natutunan ko lang maggawa ng mga speech, ng mga essay. Natutunan ko lang yan, grade 9 na. Tapos,
mas na-enhance pa nung grade 11. Kasi grade 10, unti-unti natututo ako dahil sa thesis. Hindi talaga ako maalam kapag mga ganyang essay, speech, hindi talaga. Pero mas na-enhance talaga ako nung grade 11. Doon talaga ako natuto. I mean, doon nahasa. Natuto ako gumawa ng mga ganyan, grade 9. Tapos, and napalawig pa nung grade 11 and grade 12 ako. Ang daming nagtatanong kasi may mga... Ako naman kasi kapag sumasagot ako ng essay, hindi dati talaga, hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. And tinanong ko si Ate Sara, no? Sabi ko, Ate Sara, paano ba sagutan yung mga essay? Ang sabi niya, i-base mo lagi sa experience mo. Sabi ko, paano naman kapag wala pa akong experience about doon? Sabi niya, di ilagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun, tapos sabihin mo kung ano yung gagawin mo kapag nandun ka na sa loob ng sitwasyon na yun. Sabi ko, okay. Usually kapag mga ganyan naman, depende. Depende kung anong klaseng essay or speech yun. Kasi, let's say, informative speech. So, dapat talagang may ano talaga, information laman. And you can use Google naman about doon. Pero on the spot na essay during exam, ako talaga binibase ko siya sa experience ko. Experience plus imagination, yun. Yun yung ginagawa ko. Pero huwag kayong mag-focus sa mahahabang essay, sa mahahabang speech. Kasi may mga teacher na kapag nabasa nila yung key point or kapag nabasa na nila yung inahanap nila doon at kapag nabasa nila tumpak na. Yun. Perfect. May mga teacher naman na kapag sobrang haba, tinatamad magbasa. Hindi ganun kataas. May mga teacher din naman na mas gusto yung may ikling essay pero may laman. Yung ibang teacher naman, gusto yung mahaba, tas may laman. Ako, dinidepende ko rin sa teacher kasi yung pagsagot ko ng essay. Kung yung teacher na yon okay na dun sa maikli, ginagaw ko na. Pero yung maikling yon, may laman yon. Pero kapag gumagawa naman ako ng essay na mahaba, mini-make sure ko na kahit mahaba siya, may laman. Hindi yung mema lang, masabi lang na mahaba yung essay mo, masabi lang na mahaba yung sinabi mo. Mas wala namang sense. Hindi ako ganun. Kapag speech naman, mahaba pero informative. Make sure na may matututunan yung audience doon sa pinagsasabi mo. Hindi yung may masabi lang talaga kayo. Mapahaba lang, may masagot lang. Kasi walang silbi yung essay kung walang essence. Walang silbi lahat ng sasabihin mo dun sa papel na yon kung walang essence. Kung walang kalatoy-latoy, walang laman. After naman nun, kasi kapag drawing dun ako nahihirapan kasi hindi talaga ako creative na tao. Hindi ako magaling sa drawing or hindi ako pala drawing. Kaya kapag ganun nahihirapan talaga ako. Pero tinatry ko naman yung best ko para masagutan siya. And sinusubukan ko rin naman talagang sagutin siya. Tatapusin ko lang yung look ko and ako ay yung look. Basa lang yung hair ko pero ito yung usually yung ginagawa ko. Ito yung makeup na ginamit ko ng bookkeeping. Ito yung picture niya. Pinabongga ko lang. And kapag nag-e-exam naman ako is nakakilay lang ako. Kasi feeling ko may agimat yung kilay ko. Kapag hindi ako sure dun sa ititest ko. I mean, mahina yung mahina yung chance ko na makapasa dun sa exam na yun. Nagkikilay talaga ako. And may teacher kami na sinabi na huwag niyong i-memorize lahat, intindihin niyo. So, yun lang naman yung ginagawa ko kapag nagre-review ako and kapag sumasagot ako. May kanya-kanya naman tayong
perspective, may kanya-kanya naman tayong opinion, technique sa pagsagot ng exam. And share ko lang naman kung ano yung usually and mostly ginagawa ko kapag nag-e-exam ako, lalong-lalo na sa essays. Sa essay, make sure na hindi siya boring basahin, exciting siya basahin based on your experience. Pwede rin naman yung mga katang-isip, ganun. Pero, dapat exciting pa rin siyang basahin. Short, pero may suntok, may laban. Long, pero may sense. Hindi yung mahaba, pero walang sense. May masabi lang. So, yun. That's it for today's video. Sana may natutunan kayo. And, if you want me to share my senior high school life, comment lang kayo sa baba. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking next upload. Bye!